Lahat. Hindi ako makatagal. Alam mo, naghihintay talaga ako matulog ng asawa ko. Ayaw niyang mag-live now. Ayaw niyang mag-YouTube ako, guys. Kaya panakaw na lang yung mga YouTube ko, yung mga live ko, no? Ay, Diyos ko, Lord.
tulog na eh. Anong oras na mag, alas 12 ng madaling araw, no? Kaya, ay, pagod. Okay. Kumusta? May galap dito sa inyo lahat? Ayan, palakpakan po kayo, ha? Sally Morales, may galap dito. Hello po, everyone! Sabi niya, wait, edit muna natin yung muse. Wala na tayo. Wala na pong muse ang kalingap, ha? Ayan. Wala na muse ang kalingap. Tanggalin ko yan. Wait lang. I-edit natin ito. Edit name. Ayan. Wala na pong muse ang kalingap, guys. Announce ko lang sa inyo. Ako na personally magsasabi. Kasi, mahirap kasing, alam mo, pangalagaan, no? Ang katungkulan na bilang muse ng kalingap. Bakit pa maliit itong ano ko, screen ko? Wait lang, ha-plakate ko. Uy. Nasaan na ako? Ito. Bakit? Okay. Parang mali. Parang maliit ako dito. Uy, shout out sa mga naka-bidget yan, ha? Shout out sa iyo, Maria Bima Padilla. Para kakad ko kayo. Amriel Reynosa. Shout out. Evelyn Macmac at si Celine Doria. May grab shout out sa iyo. Oh. Uy, ako. Pag-usapan natin ang lahat ng mga issues. At una sa lahat, i-promote mo muna na. Promote na muna natin. Okay. Pagod ako. pagod ako. Kasi kanina po, maaga akong nagising. Mga 4 hours ang tulog. Alam mo namang mga matatanda, no? Tapos meron akong early doctor appointment. Kung nandun kayo sa, kung kayo ay mga Facebook friend ko, nakikita ninyo, nandun ako, naka-check-in ako doon sa doktor kanina, maaga, mga, ano ba yun, 3 o'clock, pero maaga ako nagising. Routine lang naman yung ano sa akin, routine, no? Dito kasi sa US, no? Sa US. Every year, meron tayong annual routine physical check-up. So, kasama yan sa mga physical check-up ko, yung mga cholesterol bilang senior, no? Kasama na dyan yung colonoscopy, kasama na dyan yung ipapacheck yung breast mo, ganyan, ganyan. Marami kasing mga tinatapik na hindi ako nakikisali. No? At ito to sabihin ko. Wala na ako sa Karipa. Ayan, ayan. Shout out sa mga Karipa dyan, ha. May galap shout out sa'yo, President Perador. Ayan. Okay. Ayan. Pero patuloy pa rin tayong susuporta sa ating mga kapwa kalingap. Ayan, bilang reaktor. Okay? So, wala na po kasi sa akin, ano ba ang trabaho ng muse? Diba? Mangalaga ng mga imahe dito sa kalingap. Eh, sa dami-dami ba namang nagbabanatan? No? Hindi ko talaga kayang pangalagaan ang mga images ng bawat isang kapwa kalingap. So, in short words, minabuti ko pa na mas gusto ko pang wala ako sa kalingap sa loob ng Karipa. Yun po'y napag-discussionan namin lahat. No? Na ako, hindi ako makabalat eh. Oo, natatali ako kasi siyempre mababait, no? Mababait mga kalingap, no? Hindi talaga ako mabait, guys. Pagbay mga naninirang mga kapwa kalingap dito, mga kalaban na dapat ko ipagtanggol, hindi ako mabait. Kaya yan ang pinagsasabi ko kay President Perador, hindi ako mabait, no?
nahirapan ako dito. Nahirapan talaga ako dito bilang maging muse. Dahil nga, siyempre, gusto rin naman ng mga ni Kuya Balmay muse. Salamat kay Kuya Bal na binibigyan po ako ng pagkakataon na maging muse. Thank you, Kuya Bal. Yan, thank you. Sa buong Karepa, magpapasalamat po ako ano, sa lahat. Mga mababait po ang Karepa. Okay, mga mababait po. So, isa rin po yan sa dahilan na bakit it's better for me na wala po sa Karepa bilang muse. Kasi, siyempre, yung asawa ko, ayaw niya na mag-YouTube, no? Ayaw niya po na mag-YouTube talaga, sa totoo lang. Pero dahil naintindihan niya na pumupusli talaga ako. Nakikita niya minsan, pag nagbabathroom, nakikita naka-live ako. Pero ngayon, tulog na tulog siya, hindi niya alam naka-live ako. Okay. So, gayon pa man, magpapasalamat po ako sa lahat ng mga naging kasama ko dyan sa Karepa. Palakpakan ko talaga kayo, ha? Lahat dyan, mababait ko. Mabait talaga ang Karepa ng itong binuo ni Birador. Okay? So, I'm back being MC sa Kalingap. At syempre sa buong Kalingap, no? Mananatili ako nandito. Hindi ko iiwanan ang Kalingap bilang Kalingap MC, no? Supporter pa rin ako sa lahat at defender pa rin ako sa lahat. Ayan, no? Ayan, palakpakan. Marites Nalika, may galap siya tayo sa'yo. Irene Lati, a new name. Oh, may galap siya tayo rin po. Parang narinig ko na sa lati, Kuya Bal, since sinakasama ka sa Striker. Nabanggit ba ni Kuya Bal? Ang trabaho ni MC ay monitor. Okay? Ako po, sa Striker, ay namumuno po sa bilang monitor. No? Nagmo-monitor po. At magtatama sa mali. Kasi kilala niyo naman ang ugali ko. Pag may nakikita akong mali, no? Pasensyahan na po tayo, ha? Pero, hindi ko kayo balahurain. Hindi ko kayo balahurain. Pero, bilang ako, no? Tagapagtanggol ng Karepa, dati, Karepa, Kalingap, kahit sino man mga kasama ko mga reactor, basta sa tama lang tayo. No? Yun lang sa tama lang tayo. So marami akong puputin dito. Una sa lahat, tingnan muna natin si Ria Olarte. Shout out kay Ria Olarte, ha? Ayan. Na-reactionan ko si Mick Agnes Black noong nakaraang araw. Na-reactionan ko rin si Jay Murillo noong nakarang araw, nakarang araw din. No? Ngayon, balik tayo kay Ria Olarte. Kagaya na sinasabi ko dito, na ang ating mga charity vlogger ay hindi po basta-basta ang kanilang, darating tayo sa mga issue-issue niyan. Pero una sa lahat, ipopromote ko muna ang ating kapwa Kalingap dito. Walang iba kundi si Ria Olarte, ng ating ambassador sa Davao landing pad na. Pinamunuan po ni Kuya Balsagos Matubang at Ruel of Malalag. Ayan. Shout out sa inyong dalawa dyan, ha? So, shout out kay Ate Edna Blanc. May galap shout out. At lalong-lalong na kay Kalingap Rap at Ruel of Malalag. Palakpakan po kayo. Ayan. Dito po sa ating mga ambassadors. Una sa lahat, God bless sa inyong lahat. Tuloy lang po ang inyong ang mga kinagawa dito kasi si MC patuloy pong nagpo-promote sa inyo, no? Dito kay Kalinga Puse, makikita niyo naman ang mga pagpo-promote ko. Kasama yan sa community ko, makikita sa community ko kung nandyan ang mga live nila, no? Kaya gaya ng live ni Kuya Bal, nandun yan. Live ni Kalinga Puse, nandyan yan. Kay Jim Murillo, nandyan na lahat yan. Okay? Bilang ako taga Davao, ito permi sinasabi ni Kuya Bal, ikaw MC, suportahan mo taga Davao. Siyempre, nangunguna po akong sumuporta dyan sa Davao Landing Pad, sa ating mga charity vloggers. So, dahil nga, nakita natin kung gaano ang hirap ni Mick Agnes Vlog. Galing sa bahay, yung kanyang travel, talagang napakalayo, guys. Napakalayo. No? Na pinakita ko sa inyong video na yan. Ngayon, dito naman, tingnan nyo naman ang ginagawa ni Ria Olarte, no? Kaya yung product nila yung saging. Ayan.
product nila, oh. Bundok yung inaakit nila ni Rex. Yan lang yung ano dito. Kali nga sa uwi, may ganap siya daw sa iyo. Paralap. Grabe. Ay, maraming salamat, Mrs. Hai, sa papiling ko dito sa mga residente dito sa Sitio Bato. Masayang, sobrang saya po nila. At nagpapasalamat po sila kasi nga po ay kahit paano ay napapansin po ang kanilang lugar. Kaya hindi kami umakyat dito pag maulan kasi nga po ito yung kalsada. Tapos bangil dyan, no? Yan, bangil. Yan, bangil na dyan. Lalim kaya. Ayan, latawan natin kasi matagal yung kanilang biyahe, no? So, inaabot po yan ang... Ayan, tumawid pa rin sila sa ano, guys. Oh, ayan, oh, yung sapa. Sunod kami galing, oh, sa taas, oh. Ang sapa. Unang sapa, ayan! Delikado, delikado yung nang ginagawa, no? Nadunas na rin ako, no? Pinabaan ako doon, ah. Sa mabuting kamay, no? Grabe, no? Lapit na kami doon na natunas ang gulong. Oh, malayo pa yan. So darating tayo dito. Hindi pa sa umabot tayo. Masukin ang sasakyan. Grabe, grabe talaga, grabe, grabe. So, hindi pa tayo umabot, guys, sa doon sa bahay ni pinupunta na nagpapakiling sila, no? Grabe, hindi pa rin umabot. Ay, sus, hindi pa rin umabot. Hindi pa rin umabot. Ilang, teka, ang biyahe nila ang taas. Grabe, okay, grabe. Ito po ang isa sa mga paghihirap na ating hindi tinitignan, no, mga reactors at mga kalingap. Paghihirap po ng ating mga scouter na nakita natin yung ginawa ni Mick Agnes Vlog at ginawa nila ni Ria Ulati. No? Ilang oras? Imagine, no, yung mga binibiyahe nila, ilang oras? Ngayon, hindi natin iniisip yung hello, Rose and Rosal. May ganap siya tao sa iyo, sis. Opo, ma'am, sobrang hirap na ang mga vlogger sa Davao. Alam ko, lagi kang nakasuporta sa Malalag. Nagbibigay ka ng bigas. Salamat sa iyo, ma'am. Sana bigyan ka pa ng... Salamat, salamat. Thank you po. Thank you. Thank you sa iyo, ha? Ito po, Helen Doriano, set out sa Kalingap Awi. Ang aking palangga dyan sa Kalingap Awi. Set out sa iyo, Kalingap Awi. Plante Sadi, may ganap set out sa iyo. Higit sa lahat, iset up ko pa rin, no? Bago natin pag-usapan yan, set up natin ang ating mga ambasador, Ria Ularte, Davao Landing Pad, Jay Murillo, Kumaka, Jose Andrino, Dulson. Yan po ang ating mga landing pad po. Ang kanilang mga deputies ay walang iba kundi si Mick Agnes Vlog, Lydia Kalingap. Lydia, no? Kalingap, Tatay Papsi. Shout out sa inyong lahat! Ayan. Mabuhay kayo, ha? Nananatili kayong matibay,
na matigas at mapasinsya po sa pag-akyat at sa pagmamang tawid-tawid dyan sa mga palayan, tawid sa pandagat, sa bulubundukin. Ako saludo talaga ako sa inyo. Kaya po, hindi po mawawala ang pag-ibig ni MC. Ay, hindi ako mawawala dito sa Kalinga. Suporta ko sa ating mga naghihirap po na talagang nagsisikap na kagaya na itong ginagawa ni Ria Olarte. Kagaya ng ginagawa ni Mick Agnes Black. Kagaya ng ginagawa ni Jose Andreno. Kaya ni Tatay Papsi. Si Tatay Papsi, huwag niyong kalimutan. Si Tatay Papsi ang nakadiscover po kay Piniel. Na ngayon nasa magandang kalagayan po. Kaya mabuhay ka, Piniel. Mabuhay din ang mga matubang. Mabuhay kay Kina Ate Edna at Kuya Balsantos Matubang sa pagyakap dito sa bata. Thank you, Tita Hanes, sa palipad po, padilaw, no? Sa pailaw natin. Huwag niyo pong kalimutan suportahan, no? Ang ating mga grupo dito, mga pinopromote po. Kalinga, mabuhay kayo. Suportahan din po natin ang isang Daddy Frankie, no? Na nanatiling matatag, namamayagpag sa social media. Dito po, ang buong Rise Above International, mabuhay ang Rise International. Rise Above International po sa lahat ng kanilang mga pinagagawa dito sa pagsuporta po kay Daddy Frankie. Thank you po sa inyong lahat, no? Dito po ang ating founder si Tita Hanis po sa Rise Above International. Kasama po dyan lahat po na binabangit ko lahat ng mga grupo natin. So, ayan si Frankie Sari, kasama po yan sa Rise Above International, no? Sila si Tita Monet, sila si Sweet Charm. Ayan, palakpakan po kayo, ha? Si Sis Tamora, si Alice Liabres. Thank you po sa inyong lahat. At Rice Lynn Garrido. No, thank you po. Darme kay Opisya. Thank you po sa inyo. Palakpakan din po natin ang ating Team Organic. Malu de Los Santos at ang lahat ng mga kasama dyan. Sel Barbosi. Maria Legazpi, no, Pixie Dixie, Banat Pagsik, Cell TV PH, The Helper. Sino pa bang, siyempre ako, nandiyan ako. Siya taas sa Team Organic. Ngayon, wait lang, may nag-PM sa akin, no? Ano bang sinasabi dito? Okay. So, napanood ko yung live ni Kuya Bal at napanood ko rin yung live ni Ate Edna. Dito, pag-usapan din natin si Ria Olarte, no? Napanood ko marami ako napanood. Napanood ko yung issue na 5 million, no, kinakailanga, no, kay Kailanga Richelle. Napanood ko po. So, pag-usapan natin, okay, ang mga bagay na ito na, siyempre, una sa lahat, yung paghihirap ng ating mga wag po tayong bumitaw bilang mga kalingap na suportahan po ang mga ambassadors natin. Suportahan natin ang ating mga maliliit na mga charity vloggers na yun po ay mga pinagagawa po ng Kariba. No? Suportahan rin po natin ang mga Kariba reactors. Ito po, ang mga Kariba reactors. Pinagsikapan po ng mga reactors na ipromote ang mga maliliit na channel. Ang mga channel na malaki pero maliit ang mga views. Gaya ng itong mga ambassadors na to, maliliit ang mga views, malalaki ang channel, no? Siyempre, siguro yung mga viewers nila hindi po maagang gumising. Hindi pa maagang gumising kasi maagang schedule nila, eh, no? At saka siyempre, nandoon sila, nakapokus sila sa mga nakatunan yung kanilang mga attention sa mga viral. Kaya po makikita ninyo pag sila ay nagpa-vlog, pag pag-issue kasi pag-usapan ng ating mga reactor, napakalakas po, napakalakas ng hatak ng viewers. Diba? Napakalakas. Ngayon, pag nagpa-vlog naman sila sa kanilang mga pinagagawa na mga reaksyon or halimbawa itong ginawa ni Ria Olarte pag-feeding po dito sa lugar nila, natutuwa po yung mga tao dyan kasi sila po ay napapansin mo ng Kalingap. Mabuhay po ang Kalingap, ha?
Mabuhay ang Kalingap. Na itong mga lugar na to, itong mga baryo-baryo na to sa Davao, napakalayo po. Kasi siyempre, hindi po ako alam po yan. Nandun po, kaya po inaakyat po yan ni Pugong Biyahero. No? Nang unang pumunta si Pugong Biyahero, wala sa sasakyan, doon niya na-realize kung gaano kalayo aabutin yung mga tao na talagang sobra ang hirap sa buhay. Kaya napilitan si Pugong Biyahero bumili ng sariling sasakyan. Kaya napilitan sila si Kalingap Awi, sila si Royal Malalag, no? Na bumili ng sasakyan para po makarating doon sa mga lugar na kailangang puntahan. So, kaya po na pag meron naman po silang sasakyan, hindi po maaakyat po yan ang sasakyan ng kanilang SUV o kotse, hindi po. Kaya kaya lang talaga lang magamitin doon na pag umakyat sila doon sa mga lugar na yan ay motorsiklo. So, ang hirap po talaga, no, mga ginagawa na hindi natin na-appreciate yan. Ako na-appreciate ko. Ginagawa ko lang sinasabi ko lang natin dahil marami ako nakikita na yung mga ibang mga supporter na katuon lang sa viral firme, yung mga good vibe firme, at tapos yung banatan firme, no? Pero nakaligtaan nilang bigyan ng pansin, suportahan. Ang ibig sabihin pagsuporta ay manood, puntahan, para mabigyan sila ng viewers, mabigyan sila ng watch hours. Yun pong importante. At para po sa mga reactor, kailangan nyo rin na i-share itong kanilang mga vlog sa inyong mga community po. Kaya pinapanawagan po yan ni Kuya Bal, no, ng ilang beses po, halos almost every day pinapanawagan po yan ni Kuya Bal na yung mga ibang charity vloggers dyan na nagre-reaction din. Kasi nagre-reactor kayo, di ba? Naging reactor din kayo. Hindi lang kayo charity vloggers. Nandiyan talaga kayo, nag-charity kayo. Nag-i-scout kayo. Pero kalahati dyan, nagre-reaction din naman. Kaya reactor pa rin kayo. So, ang ibig ko sabihin dito, kung kayo ay nagpo-promote ng inyong mga channel at tumutuon sa mga viral din, maano bang i-promote nyo rin ang kapwa ninyong mga charity vloggers na mahina po ang mga viewers? Diba? Mahina talaga. Kayo malalakas ang nahatak ninyo. Pero nakita nyo naman, no? Nakita ko. Okay? Pangalanan ko kayong lahat dito, pwede ko naman pangalanan ko kayong lahat dito. Gusto mo mangalanan ako ng tao dito? O sige, mangalan ako ngayon. Okay. Pangalanan ko. Kagaya dito ni Dr. Lam. Charity blogger. Pero reactionist. Okay? Ang mga nireaksyonan niya, yung sarili niya, pabahay niya, ibang iba. Okay? Malakas ang hatak ng viewers niya. Malaki ang channel niya ngayon. Pero, bakit nakatuon pa rin doon kay Dodong? Kay Royal Malalag. Pag-clickbait, di ba? Dahil gusto niya kumita ng malaking views. Bakit hindi niya kayang i-promote ang kapwa Kalingap, kapwa charity vloggers ng mga scouted at mga ambassadors? Diba? Kasi ito, libre po yung reaksyonan. Ang kay Kuya Bal Santos Mastubang site, libreng reaksyonan ang lahat ng mga charity vloggers. Kagaya nitong si... Okay, mangalan na ako ha, mangalan na ako. Kagaya nitong si Jose Antrino, ambassador ng Dulson. Siyempre, ang kanyang ipopromote, ang kanyang channel, ang kanyang mga scout. Pero ang tayo ko rin, para kay Kalingap Jose, mag... promote din po kayo dahil reactionist din po kayo. Nagla-livestream kayo. Okay? Mag-promote din po kayo. Tulungan nyo ang Karipa na i-promote ang mga kapwa charity vlogger. Hindi lang ang sarili mo. Yes. Matik po yan na ipopromote nyo ang sarili nyo. I-promote nyo rin sa ang kapwa ninyo. Ambassadors. Hindi lang tayo nakatuon dito sa inyong live. Kasi
Kagaya nito. So, kung hindi mo ma-reaksyonan ang iyong mga kapwa ambassador, mag-reaction ka po sa kapwa, sa mga reactor ng Karipa para masuportahan din. Kasi malilita mga channel ng mga karamihan na nandyan sa Karipa ay galing ako dyan eh. Today lang ako talagang wala na sa Karipa. Kasi nandito na ako sa Striker. So, ang sinasabi ko dito, para matulungan ninyo po ang mga charity vloggers, magtulungan tayo dito. So, habang pinopromote po ang kapwa charity vloggers, magpopromote kayo kapwa mga ambassadors, kagaya ni Ria Olarte. Okay, alam kong reaction ni siya ni Dodong Ruel. At nagpopromote ng kanyang video. Marami din siyang mga nire-reaction na nagla-live stream, di ba? So, kay Ria Olarte, pwede rin i-promote ni Ria Olarte sa Kalinga Puse. Pwede niyang i-promote si Jay Murillo. Hindi lang permeng si Dudong Ruel, Dudong Ruel. Yan ang sinasabi ni Kuya Bal kanina. Permeng si Dudong Ruel, Dudong Ruel, Dudong Ruel, Dudong Ruel. Hindi dahil reactionist kayo ni Dudong Ruel. Hindi nyo kailangan araw-arawin. Kasi pwede nyo rin ipopromote. Yan, Ria Olarte. Pwede mo rin ipromote ang mga nasa loob ng Karipa. Kaya magtanong ka po kay Pirador. Kayo ni Kalinga Puse, ni Jay Murillo, Ria Olarte, at ang lahat ng mga deputies po, reaksyonan ninyo ang inyong mga kapwa reaktor. Yung mga lalo-lalo na yung mga nagpo-promote sa inyo. Huwag lang puro shout out ang nangyayari sa inyong live. Ito payo ko lang sa inyo nga. Huwag lang puro shout out. Kasi nakikita ko puro shout out. Talagang 75% or 80% ng live ng ating mga ambassadors. Sorry po ha. Okay? Kasi maging prank ka lang po ako. Pilitin niyo po na mag-shout out kayo sa intro ninyo, sa entrance ninyo. Huwag yan buong live ninyo 60, 70, 80% puro shout out. Puro shout out. At binabasa lahat, binabasa lahat. Yes, pwede mo namang basahin. Pero kailangan mabilisan at kailangan din tayong magbigay tuon ng ating kapwa mga reactors na mga maliliit din ang mga channel, no? Para pantay po ang lahat dito sa loob ng Kalinga. Diba? Ito ang isa sa mga issue na gusto kong pag-usapan din. Kasi lahat po yan, no? Halimbawa ako, nagpo-promote ako, walang tigil ang suporta ko, no? Kung hindi ako si MC, magsasabi din ako na pakipromote naman yung channel ko kasi maliit ang views ko. Oo. Pero sa akin, okay lang yan. Yung ating kapwa mga reactor na nagpo-promote sa inyo, ipromote nyo rin. At ang mga kapwa ambassadors ninyo, ipromote nyo rin. At ang inyong kapwa deputies, ipromote nyo rin. At ang mga deputies, magpo-promote din po ng inyong mga reaksyonan nyo po. Okay? Gaya ni Mick Agnes Vlog, nagla-live sila. Kagaya ni Tatay Papsi, nagla-live. Kagaya ni Kalinga Plidia, nagla-live. Reaksyonan ninyo ang mga ginagawa ng inyong mga ambassador. Pagtuturo lang po ito para po tayo magtulong-tulungan dito sa loob ng Kalinga. Kasi hindi nyo naintindihan kasi mga sinasabi ni Kuya Bal doon na huwag puro viral, viral dito, viral dyan, araw-araw, viral, 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 no, Dudong Ruel, Dudong Ruel, Dudong Ruel. Kasi marami ako nakikita ng mga reactor na puro Dudong Ruel na lang. Hindi, porket kayo ay reactor ni Dudong Ruel, puro Dudong Ruel na lang. Nakalimutan ninyong iangat ninyo ang inyong kapwa ambassador. Nakalimutan ninyong reaksyonan ang inyong kapwa DPT. Nakalimutan ninyong iangat o ipromote ang mga reactor sa loob ng Karipa na maliliit po ang channel. Tama ba ako? Hello, Ruel Pabo. May glance at all. Kakaiba talaga si Dudong, walang pinipiling, tinutulungan lahat ng mabababa ang views. O, to, tama ka dyan, Rose. Diba? Tama ka dyan. Sabi ni Maria Pima, may landslide sa Davao de Oro, dalawang barangay, maraming patay, Diyos ko Lord. Sana, ay nako. Bakit,
huwag muna tayong pupunta dyan, ha, na nadidistract ako eh. Nadidistract ako. Kasi malapit lang yung Tioro sa Del Norte, diba? So, ang sa akin, oh, gusto ko na ipromote natin yung paghihirap na ginagawa ni Ria Olarte dito. Paghihirap na ginagawa ni Mikagistad. Paghihirap na ginagawa ni Lalakbay po ni Kalinga Puse. At mga paghihirap din po na ginagawa ni Jim Murillo. Huwag natin kaligtaan, suportahan sila, ha? Mga kapako Kalinga at mga kapako reactors. Ngayon, ang papayo ko naman dito, huwag ninyo pong kaligtaan, kalimutan, bilang mga ambassadors, ulitin ko ha, mga ambassadors na mga nagla-livestream. Huwag yung puro shut out. Puro shut out. Matik na po yan. Sabihin nyo, okay, shut out sa inyo, intro ninyo. Okay? Tapos ipromote ninyo ang inyong kapwa, ambassadors or deputies, mga kanilang mga nai-scout. And then after that, maybe at least once a week, no, man lang, no? Tapos once a week siguro, no, mag-promote kayo ng mga reactor na nagpupro. Tingnan ninyo, puntahan nyo rin ang kanilang mga live. Okay? Puntahan nyo rin yung kanilang mga live. Kasi ako, napapansin ko, nagpupromote ako ng mga sa kanila. Pero bibihira lang ako nakakita dito sa mga pinupromote kung pumupunta sa live. Oo, totoo yan. Bibihira lang. Ngayon, masasabi ko bang patas ang laro dito? Hindi po. Yun na nga, sinusunod namin ang pagpupromote ng ating mga kapwa Kalinga. Pero kung kami naman po ay hindi po sinusuportahan at pinupromote, paano na lang, di ba? Siyempre, mapapagod din yung mga reactor nagpupromote sa mga pinupromote tapos hindi naman sila sinusuporta, hindi binibisita yung kanilang live. Kailangan bigyan din natin ng encouragement ang ating kapwa reactor. So mag-promote tayo ng kung sino-sino. Marami tayong kaya sabi ni Kuya Bal, kahit maliit man ang views. Kasi lahat tayo dito humahapol ng views, di ba? Maano ba mag-sacrifice tayo ng dalawang business man lang sa isang linggo? I-sacrifice natin maliit ang views natin. Ako, I don't expect na magkaroon ako ng views na, ngayon ng malaki. Hindi po. Na nagpo-promote ako. No? Nagpo-promote ako ng ating mga kapwa Kalingap dito. At nagpapayo din ako kung ano ang tama ng mali. So pag-usapan natin dito. Yung mga, yan, issue, yan isang issue yan para sa akin. Na dapat i-evaluate, paguhin, di ba? Hello, Marlene Griba. May grasya tatin niya. Grasya, disipulo. Shout out po. Sige pa sa inyo lahat. Ayun. Huwag niyo kalimutan suportan ang ating mga charity vloggers sa sila si Ria Olarte, Mikagis Vlog, yung mga yan na nandyan po ang ating mga ambassadors. Pag-usapan din natin yung nagiging issue, no? Kasi hindi talaga ako nag-sausaw dyan. Yung may naghahamo na bayaran 5 million silang ka. Eh, ako naman, bilang parent, at may malaki ang utang na loob ko sa Kalinga. Isipin nyo. Kagaya ng nangyayari doon sa, sino ba yung bata na yun na ayaw na magpa-vlog daw, tapos iyak ng iyak yung nanay. Sino bang pangalan ng bata na yun, ha? Na kay Kalinga Prab. Dito kasi, pag pinag-usapan, ginagawa nila dito sulutin si Langga Rishel. Sulutin si Rishel. Kagaya ng ginagawa nila kay Erika. Ito, walang pagkakaiba po yan. Na may mga tao talagang sadyang gustong guluhin, no? Guluhin ang Kalinga. Bibilhin ang mga nagiging beneficiary ng Kalinga. Bibilhin para mawala lang ito sa Kalinga. Oh, si Chuy yun. Salamat, Dennis Valencia. Yan. Salamat, ha. Yung si Chuy, na nagpapanggap, pinaprank nilang nanay, na hindi na magpapablog. Grabe ang iyak ng ina. Dahil ang ina kasi, kita nila kung gaano pagbabago ng buhay nila dahil kayo sa Kalinga. Kaya hindi niya
makaya kung ano masasabi niya dito kay Kalinga Prima, ang laki ng utang na loob nila na bigla na lang sinasabing ayaw na magpa-vlog ni Joy. Kaya pinakiusapan dito ng nanay, huwag ganyan. May utang na loob tayo dito. May utang na loob. Yung utang na loob, hindi na babayaran ng pera siya. So dito po, bilib na bilib ako kay Langga, Michelle. No? Dahil po, yan ang sinasabi kong totoo, totoong puri, totoong dignidad. Palagpagan si Langga, Michelle, dito. Pinanghawakan niya, hindi niya ipapalit si Ruelo Malalag sa 5 million. Dalang 5 million, no? Madali nilang kitain niya ni Ruelo Malalag. What if maging asawa niya si Ruelo Malalag? Diba? Kasi yung tinatanaw ni Langga dito eh, yung utang na loob, no? At higit sa lahat, mahal niya si Ruelo Malalag. Ngayon, kahit na hindi niya mahal si Ruelo Malalag, at hindi siya tatanaw ng utang na loob, papayag ba si Tatay Risa? Okay? Papayag ba si Tatay Risa bilang taong may paninindigan sa buhay? May integridad. Diba? May integridad. Bilang parents po, bilang magulang ng ating anak na tinuturo natin ang tama, tayo na nasa tama, papayag ba ang ama na, sige, Rachel, kunin mo na ang 5 million, humiwalay ka na kay Ruel? Hindi yata. Dahil po, meron na po pinagsamahan si Tatay Rachel dito sa Kalingap at utang na loob nila ang nandyan ang Kalingap sa buhay nila. At higit sa lahat, meron na po silang pinagsamahan ni Kalingap Awi, ni Kuya Brooks at Kuya Balsatos Matubang at Kalingap Rab. Diba? Yung ginagawa ni Rachel, masyado akong yung sagot niya doon. No? Yung paninindigan ni Langga, sobra akong natutuwa. Na hindi niya ipagpalit yung rule niya. Of course na. Para mo na rin binibita ang dignidad mo, binibita mo ang integridad mo dito bilang isang tao. Diba? So yun po, no? Ang isang Tatay Rizan po, hindi yan papayag. I assure you, hindi yan papayag if ever by chance na ito'y tatanggapin ni Langga. Pero alam naman natin na si Langga may paninindigan po yan. Kaya ako butong-buto ako talaga sa kanya. Napaka-matured ang pag-iisip ni Langga dito. Oo, totoo yan. Kaya ako naman, no, mga sinusubaybayan ko mga ganyang issue na kasi ang ginawa dito, yung katanungan na yan, no, na kung may mag-aalok o may nag-aalok na 5 million, iwanan lang si Ruelo Malalag. Para na rin ginagawa nila kay Erica. Ay, si Erica nga lang, nabibili. No, nabibili. Iniwanan, hindi nagpapablog kay Kalinga Prab dahil mas malaki ang mga ino-offer sa kanya. Yan po ang isang taong tinatanaw natin na walang utang na loob. Na walang pagtanaw kung saan sila nanggaling. Pero hindi lahat dito ng mga tao dito siguro ng mga beneficiary po ng Kalingap ay mga ganong uri. Kaya ako, sa akin, masyado kong nire-respeto ang mga tao may panindigan sa sarili. Totoo yan. Palakpakan po yung mga ganyang tao, no? Kasi, pira na pinag-usapan dito eh. 5 million. In dollars, magkano lang yung 5 million na yan? Madaling kitain po yan kaysa Pilipinas. Pero yung dignidad mo na pinagpalit mo sa 5 million na hindi ko makakalimutan. Of course, sino pang makakalimut yan? Na ayan ang magpa-vlog kay Erica dahil na may ibang nag-o-over para iwanan lang Kalingap. Matapos na mapabuti ang kanilang paumumay, di ba? Kaya ako talagang mahinanakit pa rin ako dyan. Bilang Kalingap supporter, bilang Kalingap defender, mahinanakit pa rin ako dyan. Kaya iwanan natin yung issue na yan, no? So, iyan ang mga issue na gusto kong sabihin dito sa sarili ko. Ngayon, dito naman, sa mga taong bumabanag,
mga nagsasalita, mga reaktor. Totoo ang sinasabi ni Kuya Bal. Kung reaktor ka, at ikaw namumuno sa pagsasalita ng mali, pananawag, pambalahor, paglalait sa kapwa, kailangan panindigan mo yan bilang reaktor. Huwag sumbong ng sumbong. Huwag kang maging mahina. Huwag kang kumanat kung mahina ka. Dahil alam mo, pag nagbitaw ka ng masamang salita sa kapwa mo, sa ibang community, alam mong bibirahin ka. Mas may matitigas pang mga piranor dyan. Mas may matitigas pang mga reaktor laban sa iyo. Kaya ingatan mo, makapagbitaw ng salita. Kahit sa sinasabi ni Kuya Bal, babalik sa inyo yan. Kaya niyo ba? Diba? Kaya niyo ba? Hello, Rosan, Rosal, sabi niya ganyan, ang taong laki sa hirap, ma'am, di takot magdildil ng kasin, basta may pangarap sa buhay. Kurik ka dyan. Totoo yan. Ako, pag umuwi ako ng Davao, nagugulat yung mga tao sa akin, ito, nakatira ka sa Amerika, ilan taong ka na sa Amerika, sabi ko mga apat na dekada na. Eh, bakit ganito ka pa rin? Lumulusong ako sa putik, naghahakot ko ng putik, umaakyat ako ng unyog, no? Nagdidildil ako ng asin, kailangan, no? Lahat, ginagawa ko yung dating gawi ko. Sumasakay ako ng tricycle, kahit kung may mga kotse, mga kapatid ko, sumasakay talaga ako ng tricycle, wala akong kibir. Naglalakad ako, papuntang Palengke, wala akong pakialam. Kahit ating gabi, naglalakad ako, papuntang tindakan, naglalakad ako. Oo, totoo yan. Pag nanggaling ka sa kahirapan, nanggaling ka sa kapobrehan, wala kang takot na mabalik. Halimbawa, nanggaling ka sa hirap, nagdidil-dil ka ng asin ng kabataan mo, at nang lumaki ka na, napunta ka na sa ibang bansa, no? At umangat ng konti ang buhay mo, gaya ko, hindi ako takot bumalik sa ganong hirap dahil pinagdaanan ko yan, pinaglakan ko yan. Kahit na kumakain ako ng tinughong, no? Tinughong yung tubig at kanin at asin, yun po ang tinatawag ng tinughong sa Bisaya. Kaya dito, hindi po natatakot si Langga, si Rochelle. Dahil titignan niya, kung nakaya ko kami noon, ay walang-wala sa buhay, no? Iuubre sa akin ganun kahalaga ang laki ng pera, at mawawala naman ang minamahal ko, no? Ang aking boyfriend, siyempre hindi ko pagpalit yung boyfriend ko sa pera. Di ba? Pag naging asawa niya, for better or worse, magsama kayo sa kahirapan o sa kasaganaan. For better or for worse. Yun po. Kaya masyado si Rochelle, yung kanyang kilos bata. Pero yung kanyang pag-iisip, iisip matanda. Kaya lang siya ina-underestimate ng maraming tao dahil sa kanyang edad, dahil sa kanyang kilos. Ina-underestimate nila ang pag-iisip ni Rochelle na ito ay isang mature. Diba? Yun lang ang mali. So balik tayo dito sa mga reaktor. Babanat-banat kayo. Tapos hindi nyo kayang sumagot. Ngayon, pag natalo kayo sa argumento, anong gawin nyo? Mananakot kayo, magdidemanda kayo. Diba? Demanda na lang ang laman ng utak nyo pag hindi nyo kayang rebuttal. Dito sa social media, lalo na sa Kalingap, na maraming naiinggit dito sa Kalingap, at isa ka na rin bilang mga naninira. Bakit ka naninira? Dahil nagsisilos ka rin eh. Diba? Tibayan mo, sarili mo. Huwag kang sumbong ng sumbong. Ah. Kasi lalo na ako, pag akong sumagot, matatamaan kayo. Sumbong kayo ng sumbong. Bakit? Magsusumbong kayo sa inyong mga supporter, mga viewers,
para makipagbanat para sa iyo. Naluluka ka ba? Manunumbong ka sa ibang community na may hawak ng community na yan kung saan nabilong yung tao na yan na nagsalita labat sa iyo. Eh, ikaw na unang nagsalita eh. Diba? Huwag manira. Hindi kayo dito makawala sa akin. Kasi bilang ako ay nagmo-monitor sa lahat, saklaw kong lahat. Lahat ng community, saklaw ko. Walang barrier sa akin. Sasaklawan ko pag nakita ko mali kayo, kahit na nasa community kayo ni Kalinga Prab, kahit nasa community kayo ni Dudong Ruel, community ni Kuya Bal, sasaklawan ko, pupunain ko kayo sa inyong mga mali. Mapapahiya lang kayo sa akin. Ipaglalaban ko ang katarungan, ang tama sa mali. Kaya huwag kayo magalit sa akin. Kaya sinasabi ko dito kayo mag-iingat ngayon. Matuwaman kayo na wala pa, hindi pa active ang nerd ngayon. Pero sa mga taong gumagawa ng mga clickbait, sa mga taong gumagawa ng mga mali, pananalitang mali, no? Kasi wala akong kinatatakutan dito, wala akong inuurungan pa rin tayong kalingap. Arski is Jimmy Galan, set out Miss Aklanon, official, set out sa iyo. Taga-Aklan. Manoy, Andy Kabayan! Bakit? Ba't ganito yung ano ko? Wait lang. Hindi ko makita yung mga... Tinitingnan ko yung mga walang ano, mga channel. Bigyan ko kayo ng mga moderator. Wait lang. Ask. Kabaya. Suportahan niyo po si Manoy Ante Kadewen. Dennis Valencia, may galap sa tansa yung uli. Ah. Dito naman tayo. So sa akin guys, no? Ang trabaho ng striker, bibirahin talaga kayo. Pag kayo ay mali, namumuna kayo sa ibang community, ah? At hindi kayo nagpapaangat? Kasi kami, wala kaming keeper, kay watcher, kahit na community na sangkay, saklaw ko yan. Kung makikita ko na walang nag-aangat sa mga reactor ni sangkay, pupunain ko yan. Dito rin, sa iyo lahat ng reactor, sasaklawan ko. Kaya huwag kayong maging kampante sa paninira ninyo sa kapwa at matuto kayong lumaban pag ako nang kaharap ninyo. Yan po ang trabaho ko sa striker, no? Kaya mag-ingat. Ang mga nagbibitaw ng mga maling salita sa kapwa kalingap. Yung mga taong naninira, kasi ilalabas ko yung mga panira ninyo at ibabalik ko sa pagmumuha ninyo, tingnan natin kung matutuwa kayo. Kaya sa akin, magpakabait kayo, huwag kayong maging maldita dito, ha? Dahil pag maldita kayo, maldita si MC. So lahat, tandaan ninyo, bawal magsumbong-sumbong. Ah, bawal! Mga sumbong-ira dyan, magsusumbong kayo sa inyong mga kasama para babanat para sa iyo. Kakahiya ka naman, di ba, kung ikaw ay reactor. Lalong-lalo na pag ikaw ay nasa katayuan, no? Na mga laga ng katahimikan. Pero nangunguna pang mambanat, nangunguna pang manglait.
Ruel, hello, set out sa'yo. Sabi niya, mayroon naman siya tinulungan silang Rachel doon sa Ma'am MC. Oo, marami. Wala nakakaligtas sa akin doon nung pagdating sa mga vlog ni Rachel, nanonood ako. Hindi lang ako nandun pumupunta, nagkukomento, nanonood ako. Pati vlog ni, siyempre naman, no? Unang-una sa lahat, ito, tandaan ninyo. Nitibo akong dabawin niya. Sino bang mga sinusuportahan ko si Kuya Pan? Sino ba sinusuportahan ko si Ruelo Malalag? Dabawin niya. Dabawin niyo. Kalingap Awi, Kuya Brooks, Mighty Amy, mga dabawin niyo mga yan. No? Priya Olarte, Mick Agnes Plag, sino mga sinusuportahan ko talaga? Ipagtatanggol ko talaga yan. At sino sila? Sila lang naman po. Ang pamilya Matubang, no? Nangunguna dito sa Kalingap. Kaya kung sino man ang mga kanilang mga partner, girlfriend o boyfriend, no? Gaya nitong halimbawa si Angeli, Kalingap Angeli, na kapatid ni Ruel Malalag, kung magka-boyfriend yan at magiging charity vlogger, ipagtatanggol ko rin. Gaya nitong si Rachel, no? Siyempre, pagtatanggol ko yung bata na yan. Lalong-lalo na ang nanay niyan, eh, taga Mindanao pala, taga Bukidno. Kaya proud ako. Kasi, mga tao pinagtatanggol ko dito, walang mga ginagawang masama. Wala kayong maipato eh. No? Wala kayong maipato sa kanila eh. Kayong bato ng bato dito, bato ng bato dito, ang dami kaya. Ngayon, pag si MC ang lumabas dito, galit kayo. Kaagad kayo magsusumong, oh, hindi pwede yan, nasa Karita. Oh, kaya nga ako lumabas sa Karita para wala na kayong punain sa Karita para hindi na madawit ang Karita community. Dahil ang Karita mabait at tahimik. So, dahil nga hindi ako mapigil, hindi ako mabait, pagdating na pinabanatan ninyo si Ruel o Malalag at Langga Rachel, lalabas at lalabas ako. Kaya nga sinasabi ko, di bali na yung Mios na posisyon. Hindi ko ipagbibili ang dignidad, ang integridad ko dito. At dahil nasa Karipa ako, at ayaw kong magulo ang Karipa, dahil nandyan ako, nagsasalita talaga ako, ididipinsa ko talaga sila sa Ruel Malalag at Rachel Morales, ididipinsa ko talaga. Kahit anong mangyari, ididipinsa ko talaga. Kaya, nung live ko kahapon, nagbitaw ako ng salita na yes, ipagpalit ko ang posisyon ko sa Karipa at ipagtanggol ko ang mga bata. So, ayan, wala na ako. Ayan, wala na ako sa Karipa. Wala na ako sa Karipa. Sinasakripisyo ko po bilang Mios, bilang officer ng Karipa para po magtanggol sa Kalingap, magtanggol sa mga bata. No? Ayan, proud ako. I'm proud ako. Proud ako dyan. At lalong-lalo na dito sa mga kaya nga nang sinasabi ko yung pamagat kong mali ba ako sa pagtatanggol sa mga bata? Mali ba ako? Wala akong mali doon. Hello, Chinese character. Sabi ni Karen, hello, Karen Chavez at Nora da Prusa. Tama, simsip na sumbungira pa. Di ba? Huwag sumbong ng sumbong. Alam mo kung sino ka. Kaya walang mga taong natatakot dito pag nasa sa tama. Kung mali kasi, mali. Magpapapanik ka, yung magsusubong ka para banatan ako, para sawayin ako. O ayan, lumabas ako sa Karipa para banatan. Ang sinong dapat banatan dito na mali? Kasi nasa tama sila si Ruel Malalag, nasa tama sila sa Langga Rachel dito eh. Hello Nancy Owens, hello host. I don't understand why people sees only the bad in Rachel. Have they forgotten the feelings they had when they first fell in love or their jealousy, their envies? And that's what I was talking about. That these people
who has the audacity, meaning they have the boldness in speaking and bashing a child. They forgot that they once they've been a teenager and experienced being in love, puppy love, no? Mga cross-cross dyan, mga flirting, that's normal. That's normal. Sabihin nyo, malandi, mag-aslaw. I don't care. Lahat tayo naging malandi, mag-aslaw. Yung iba siguro, hindi na ipakita yung kanilang kalantian. Hindi na ipakita yung kanilang kalantian. Kaya galit sila sa mga taong, they are very elaborate. And rightfully so, no? Kay Rachel. Rachel is very independent. I would say Rachel is learning how to be a fashionist person, fashionista, at liberated. And rightfully so, because she can afford it now. But if you ask her, if she's willing to go back to the way she was, yes, she will. Hindi nga niya tinanggap yung, halimbawa, alok ng 5 million, hindi niya tatanggapin yan eh. Because she can do it. But because now she can do it, to be elaborated, you know, to be able to show what she can do, let her be. That is her growing up. Diba? Mga maingit nito mga tao, hindi talaga mapipigilan. So balik tayo dito ha, pag-usapan lang natin ang mga sinasabi ni Kuya Bao kanina. Na dapat nga ba daw, na napangiti ni Ate Ina kanina sa live niya, na ibahin ang pangalan, gawing Kalingap, lahat Kalingap. So sabi ko, ako, okay lang sa akin, nararapat lang naman, no? Nararapat. Kung yan ang gusto ni Kuya Bal bilang founder, susundin natin. Kung yan ang gusto ni Kuya Bal na kung sino man ang sasabi dito, mga legit at organic at mga totoong tumutulong sa Kalinga, and if they are willing to change their name, yung kanilang mga pangalan, na gawing Kalingap XYG, Kalingap Jose, Kalingap Dara, Kalingap what have you, gawin na lang Kalingap lahat. Sabi ko, okay ako dyan, nararapat lang kung yan ang gusto ni Kuya Bal. But on a second thought, no, it's not fair for a lot of people who already built their name. Malaki na ang channel nila, nag-100,000 na sila, tapos babaguhin nila, no, babaguhin nila maging Kalingap Jose, tapos 100,000, hindi bagay, hindi dapat. So lahat dapat may mga sarilang freedom kasi hindi naman po sila hawak ng Kalingap gaya na sinasabi ni Ate Ina. Sabi ni Ate Ina kanina na hindi hawak ng Kalingap ang pagkatao natin kung ano ang gusto natin gawin sa ating mga titulo, sa ating pagkatao dito sa social media. So buto ako sa sinasabi rin ni Ate Ina doon. Kaya shout out kay Ate Ina ha. Ayan. Maganda yan po. Hi Roy! Shout out sa'yo Roy. Hi Ma'am MC, with new langgar, she loves Don Ruel unconditionally as the relationship is forever and lasting, yes. And it keeps in getting stronger. And that's what I was talking about being unconditional. That is a true unconditional love. When money does not matter, nothing can change that. That's part of being unconditional. Na pag-ibig. No? Ayan, tuwan-tuwa talaga. Talagang sobra ako natutuwa dito. Dito sa mag-shootan na ito, no? Yes. Good afternoon din sa iyo, Chinese ka, Japanese ka ba? Japanese character pa yan? Kaya po, Chai Arlene, shout out sa iyo. Maria Bima Padilla, shout out sa iyo. Daniel Berry, Sport Highlight. Bakit ang dami ko nakikita sa phone at dito wala? Maridis Nalika, napanood ko si MC na awa. Na kakaibang ang ginagawa nila. Oo, totoo yan. Ayan. Nabasa ko na yan, Rose Ann Rosal, na kakawawa nga ang mga charity vloggers doon sa Davao. Totoo yan. Totoo, guys, no? Kaya, yung paninindigan po ni Rizal dyan, napaka-proud ng puso ko. Talagang pumipintig yung puso ko sa tuwa, no? Dahil dito sa bata na ang tingin ng karamihan dito ay mag-aslaw, malandi.
no? Nilalait yung kanyang suot na bathing suit na kapantalon. Walang masama doon. Walang masama doon. Kasi hindi niyo pwedeng ituring ang inyong upbringing at ang kanyang upbringing. Kasi iba ang henerasyon ninyo, iba rin, ibang henerasyon natin. Iba rin ang henerasyon ni Rochelle, nila ni Rolo Malala. Kaya lawak natin ating pag-iisip, imbis na mamuna tayo, manlalait tayo, lalong-lalo na mga nilalait natin dito, ah, parang anak natin sa bata, sa edad. Parang apo na yung iba, apo na. Pero sino na nalait? Yung pag mga matatanda. Yun pa mga matatanda. Salamat, Bintapa at Sara Apondo, na nandito po kayo sa Superfan. Yun pa mga matatanda. Ako po, sa totoo. Pinagpalit ko ang titulo kong muse, official ng Karipa. Lumabas ako dyan. Pinagpalit ko yan para may pagtanggol ko ng buong buo ang mga bata at ang kalingap. Sa mga taong gumagawa ng mga mali. Sa mga taong nagsasalita ng mga wrong words sa kapwa kalingap. Kasi pag nandyan ako sa loob ng Karipa, bilang news, hindi ako makapagsalita masyado dahil control ko ang bibig ko. Control. Dahil ayaw ko masira ang Karipa. No? Kaya tayo tinitingala natin ang Karipa na hinahawakan ni Pirador ngayon. Dahil napakatibay, napakatahimik, napakamasunurin, napakamabait na mga yan. At lahat po yan, no? Nagpo-promote ng ating kapwa charity bloggers. Hindi ako po pwedeng manatili dyan sa loob dahil hindi ako po pwedeng hindi babanat sa mga taong balakura. Kasi kung nandyan ako, papaano na lang silang Garcia? Papaano lang si Dudong Ruel? Bilang ako'y defender nila. Lalong-lalo na ako'y taga Davao. Na totoong legit na defender dito, dabawin niya. Diba? Kasi ako mangunguna talaga kung babanat pag may nakita akong mali. Kaya sabi ko sa inyo noon, ah, last month ko pag sinasabi, mag-ingat kayo sa inyong mga pananalita. Ay, jacket po, ay, oo nga pala. Dali lang po, sis Nancy Owen. Wait lang, bigyan ko kayo ng jacket. Pinta pa. Lagyan ko rin yung mga Eleonora da Prosa. Ayan. Eleonora da Prosa dito. Shout out sa iyo, ha? Ayan, mga jacket na po kayo. Kaya mag-ingat-ingat kayo, ha? Ngayong meron ng striker. Alam ko, nagbibigas nito noon si Kuya Bal. April Reynosa, shout out sa iyo, sis. No? Ang nagbibigas nito noon si Kuya Bal. Pangalawa, nagbibigas dyan ay si CELTDPH. Kaya nga sabi ko, meron na ba kasi, ang alam ko, medyo sekreto pa lang yan eh. Hindi pa na in-announce si Kuya Bal. No? Sekreto pa lang yan. Kaya, maging official po yan pag in-announce ko yan ni Kuya Bal. So ngayon po, nandyan, no? Na nakahanda na po kami na magiging striker. O, nandyan na, meron na po kaming GC, mga striker. Kaya mag-ingat. Missing Angel, shout out sa Josephine Pidelino, shout out. O, diba? Kaya maganda na yung wala na ako sa Karipa para po tuloy-tuloy 100% nang nakatuon ang mga mata ko dito bilang defender po nila ni Dudong Ruel. Kaya yung mga sinasabi ni Kuya Bal na mga matatapang, o yung masabi niya, ampaw na mga reactor, ampaw, o puro viral, viral dito, viral dyan, no? Hindi ka nagpo-promote. At hindi kayo tumutulong sa inyong kapwa kalingap. Nga pala, announce ko, pag itong striker, ina-announce yung official po, ina-officiate na po ni Kuya Bal, ito po ay mga kalingap. Mga kalingap po. Ang mga miyembro dyan ay mga organic na kalingap.
Sabi ni Lucina, Lulu, maganda may striker para matahimik ka, para magmagasay. O, totoo yan. Kaya yung mga matatapang dyan, yung mga malahura dyan. Ako po ang namumuno dito para magmanman. Pag magtanong kayo, ay anong trabaho ng watcher? Ewan ko. Basta ang alam ko, bibirahin ko ang mga taong mali. Bibirahin ko. Ibig sabihin, birahin ko, ba, i-reaksyonan ko. Bigyan ko ng reaksyon ng inyong mga pambabalahura. O yan. Ngayon, mag-ingat-ingat ang kayo ha. Kasi maraming magpapadala sa akin ng screenshot dito sa mga bibitawan ninyo mga salita. Kay viewers man kayo, supporter man kayo sa ibang community, pag nagbitaw kayo ng salitang mali, kagaya ng may nagsabi nung nanglalait kay Ido, ha? Na si Ido daw maamoy, no? Grabe. Wala na ba kayong ibang masasabing mabuti? Kung wala kayong masasabing mabuti sa kapwa ninyo, isara ninyo ang inyong mga bibig. Kung iba ang amoy ni Ido, dahil sa lalakad sa buong araw na yan, at yumakap ka, alam nga, ikaw hindi ka ba mangangamoy? Paglakad ka ng lakad, nangangamoy kilikili ka, sasabihin ba ni Ido, amoy kilikili ka? Hindi, kasi may pinag-aralan yung tao. Dahil yung tao ay edukado. So, napaghahalata dito yung mga taong bastos, mga walang mundo, no? Mga ugaling kanyi, na walang masasabing maganda sa kapwa. Kung may naamoy ka man, ah, be secretive about it, and you don't have to share that. Sabi ni Marlene, Giriba, may galap siya taas sa iyo at Melisita, Tortugo, siya taas po sa inyong lahat, pabuhay po kayo, ha? Kaya, huwag manglait kasi may anak tayo at pamangkin. Isipin mo na ang sasabihin sa kapwa kasi mahirap ang balik ang karma. Totoo yan. Totoo yan. Yung karma sinasabi na yan, meron at mayroong taong babanat at hindi ninyo magugustuhan, hindi nyo makayanan yan. Sino kaya yan? Ako yan. Ako yan. Dahil, ang alam ko, tao kayo. Ang alam ko, meron kayong damdamin. Ah? Meron kayong damdamin. Alam kong masasaktan din kayo. Kaya mag-isip-isip muna kayo bago kayo manira. Hindi, it doesn't have to be Rochelle and Dudong Ruel. It can be Darla, it can be whoever, Erica, it can be someone else, it can be Beyonce, it can be Ido or Jumar. But once may narinig ako, parinig, mga paninira, even to each other, even to other reactors. Ako ang bibira sa inyo at hindi ninyo po magugustuhan ito. At higit sa lahat, pag ganito mga ginagawa niyo sa mga live stream, may mga bibitaw kayo salita, isipin yung hindi yan foul against the merit, against the rules of kalingap and guidelines. Sabi ni Juners, bakit nakahalubilo na ba nila si Ido ng ganyan sasabi sa Panila? Oh, doon daw sa Hong Kong. Oh, may nakuha akong screenshot. Tingnan ko nga kung nandito pa sa akin. Kasi ako, hindi ako mahilig magtatabi ng mga screenshot eh. Hindi talaga. Tinanggal ko na yata. Wait lang ha. Napin ko ha, wait. Yung binabanggit dito. Habang nang ini-scroll ko.
Oo, sinasabing amoy, si Ido daw, amoy something, no? Doon sa, dalawa, may pinag-usapan sila doon, parang GC yun, parang GC yun. Hello, shout out sa iyo, Palia Baguio. Shout out sa lahat, ha? Be careful to your words at huwag masyadong mapaghusga sa kapwa dahil pag Diyos na ang husga sa iyo, kawawa ka at doon mo ma-realize ang mga pinagagawa mo. Kasi feeling nila kasi sis, no, Palia, untouchable sila. Untouchable. Yan ang feeling nila. Mayabang pa. Dahil matagal na kayo dito sa, no? Matagal na kayo sa Kalinga. Gagamitin ninyo ang mukha ni Ruel Malala. Wait lang, ha? Jingle lang ako, ha? Warrior Mama, galing ba yan sa grupo ni Bakidol? Nakahalubil o na doon? Devil talaga yung babae na yun. Iwan ninyo, alam ko kanino galing yun, Warrior Mama. Pinadala po sa akin yun, yun yung pagpunta nila sa Hong Kong. Dali lang, ha? Dali lang, ihihin ako. Nintik na pusa to. Ito natutulog dyan sa carpet ang... Alam mo yung upuan mo ng ano, yung inidoro, di ba may carpet ako sa baba. Madilim yung bathroom ko kasi tinuturo ko yung light. Natutulog dyan, muntik na mabali yung lehi ko. natisod ako. Muntik na ako madaba doon sa shower room. animal ng pusa itong ate na to. Okay. So ang sinabi doon na si Ido daw, ay, napakabaho daw. Parang amoy, ano, napin ko nga. Kasi lang, ha? Napin ko nga. Salamat, salamat. Dali lang. Baguhin ko nga yung thumbnail ko. Dali lang ha, dali lang. Ngayon, dito sa, babalikan natin yan, babalikan natin yung issue na yan, no? Ay, wala kong pakialam kung magalit siya sa akin. I really don't care. I do not care. Alam ko, no? Nang binigkas ko yung kanyang mga screenshot doon, nagsumbong siya. Punahin daw ako. Bakit daw ako pumabanat? Well, excuse me? Ha? Excuse me? Bakit naman hindi po? Kung mali ka, di ba? Madam, kung mali ka, magsasalita ako. Dahil ang binibiraman nyo lang naman po ang kapwa ko taga Davao. Of course. Magsasalita talaga ako. Lala mo naman ang ugali ko, madam. Pariho tayo. Nasa Amerika. At in the future, no, kung magalit ka, huwag kang magbata ng mga dimadimanda, attorney. Kasi hindi ako natatakot yan. Lahat yan. Lahat ng mga aliporis mo, lahat ng mga reactor mo dyan, pagdating na naninira kayo dito sa community nilang, dito, pinaroon malalang.
Huwag niyong gamitin ang kanilang mga mukha at ang kanilang mga pangalan, ang panunumpat, dahil po handa po. Hindi ako makagit over doon eh. Hindi talaga ako makagit over. I am mad as hell. I am mad as hell. Pagsabihan mo, walang utang na loob, nakikinabang, bakit? Hindi ka ba nakikinabang sa kalinga? At yung mga nagsasalitang, paalamunin si Dulong Roy. Pinabanatan yung mga bata na to? Sino kayo? Mga sampit sa kalingap. Kaya yan. Dahil pinupuna mo ko. Dahil pinapapuna mo ko. Pinapapuna mo ko. Bakit ako nagsasalita? Bakit ako nagkukuntin sa inyo? Dahil feeling ninyo untouchable kayo, may immunity kayo. Uy, excuse me! Walang immunity sa akin. May immunity ka? Sarili mo lang ninyo yan. Sarili nyo lang yan. Immunity. Walang immunity sa akin. Pag sinasagasaan ninyo mga palangga ko dito, mga lalap ko dito, mga mahal ko dito, mga sinuportahan ko dito, magkakalitsihan talaga tayo. Don't care. Pareho tayong suporte ng kalingap. No? Ito muna, ayusin muna natin yung pilikmata ni MC. Kung maldita ka, mas maldita ako sa iyo. Mas demonya pa ako sa iyo. Hindi ko na kaman kailangan ibalik ang pagiging balahura ko noon. I don't need to do that. Because I have changed a lot. Kasi pinapapuna mo ko eh. No? Pinapapuna mo ko eh. Mag-away talaga tayo. Oh, hello pala kay Ahmeda Manoto. Ito, ha? Ito. Mangalan na ako. Kaya nga sinasabi ko kanina, mangalan na ako. At una sa lahat, magpapasalamat ako ay Ate Edna. Ayan. Napakalawak po ng pangunawa ni Ate Edna. Iwan ko lang, Kuya Bal, napakaswerte mo kay Ate Edna, ha? Si Ate Edna kasi masyadong analytic. Si Ate Edna, malawak, marami siyang mga option eh. The way she speak, the way she's thinking, Ate Edna is really good at it. It is why I salute you, Ate Edna, ha? Ang ganda po ng mga paliwanag ni Ate Edna kanina, no, na bilang asawa ni Kuya Bal. Kasi, siguro, kasi, di ba, halata na naman hindi sila nag-uusap bago nagsasalita si Kuya Bal sa live niya. Kuya Bal! Kuya Bal, malinintikan ka kay Ate Edna. Ikaw kasi, Kuya Bal, ha? O pa, ano ka eh, pa, yung masyado kang impulsive. Si Kuya Bal Santos Batubang ay impulsive yan. Okay? Impulsive. Impulsive talaga si Kuya Bal, no? Tapos, kaya siya nagiging paurong-sulong. Bakit po? Intindi natin si Kuya Bal, ha? Bakit siya binansagan na urong-sulong sa kanyang mga desisyon? Pero nga, bakit po? Dahil si Kuya Bal, babanatan kita, Kuya Bal! Babanatan ko si Kuya Bal. Sa babanatan ko ng Kuya Bal ngayon. Si Kuya Bal, paurong-sulong, no? Paurong-sulong yan. Bakit? Dahil impulsive po yan. Minsan,
magsasalita yan, hindi niya kinukonsult muna si Ate Edna. Ngayon, pag nakabitaw yan ang salita, at naririnig ni Ate Edna sa kanya live. Naririnig ni Ate Edna sa kanya live. Ito na. Magsasabihan ni Ate Edna, okay, ito sinabi mo sa live mo, hindi mo sinabi sa akin na ganun-ganun, naisip mo ba na ganito, ganyan, yung ibang tao, isip niyo. So, ina-analyze po ni Ate Edna kasi analytic na siya, di ba? kaya ba? Hindi na po pwede. Hindi po pwede yung sinasabi mong lahat ay pwede maging kalingap ang titulo ng kanyang pangalan. Agree naman ako doon kasi bilang founder po, sasama po ako sa iyo, susunod po ako kasi ikaw naman talaga sinusubutan ko, no? But in reality, theoretically, tama si Ate Edna. Ayan. Kumas pa jacket po si Kipalia Baguel. Ayan. Naghihingi ng jacket, pipigat ng jacket. Ayan. Theoretically, Ate Edna is correct. True and true. Okay? Kaya mga sinasabi na hindi po pwedeng lahat ay magiging kalingap dahil baka magkaroon sila ng feelings na sila ay hawak ng kalingap sa liig na kailangan gusto mo ganyan, ganyan, ganyan. Habang na ipromote na ng kanilang mga channel, malakihan ng kanilang channel, it does not need to be changed. But then I came to realization what Ate Edna meant to say, no? And she was all right. Sa lahat ng mga kanya mga sinasabi. So, she made perfectly sense doon. Na hindi po lahat na po pwede. Siguro yung mga gusto lang, lalong-lalong sa ating mga organic po. Yes. Tama, impulse. Kuya Val, babanatan kita ngayon. Pasensya ka na, Kuya Val. Elena Pulandaria, sabi niya, tama, impulsive po siya, basta naisip, sasabihin agad-agad, saka nababaguhin pag nahuli, sabihin, it's a prank, wala na dadal. Kakatawa talaga si Kuya Bal, no? Kaya totoo yan, guys. Nakakatuwa si Kuya Bal, no? Kasi si Kuya Bal, minsan parang bata. Kaya, kailangan, ngayon pag may, na-realize niya na mali, kapag sinabaya ni Ate Edna na, mali yung sinasabi mo, hindi dapat kasi mamaya isip ng mga tao, hawak natin sila sa liig. Kasi totoo naman eh, lahat tayo po ay hindi po tayo hawak sa liig ng kalingap. Nandito tayo para sumuporta po ng kalingap, no? Tumulong, at, independent po tayo dito ng mga tumutulong po. So, tama naman. Hello, May. You say, shout out, ma'am. Guwapo. Sarap panuorin. Kung tatawag, wala ka. Kasi pinabayatan kasi Kuya Bal Santos. Basta bang. Kaya nga eh. Diba? Eh, minsan lang. Kuya Bal, minsan lang kitang pinabayatan. Eh, Kuya Bal, pabukso-bukso kasi, pa-impulsive, yung kanyang urong sulong na decision, nagkaroon tuloy ng maraming basis. Natatawa ako dito. Kaya nga, ang nakalagay po dyan, no, yung thumbnail, kanina, pinapagawa ko pa lang po, hindi ako marunong gumawa ng thumbnail. Sabi ko, gusto ko pagawa ng thumbnail na si Ate Edna dyan, tama. Tama ba ang sasabi ni Ate Edna dyan, no? Totong tama, no? Totong tama. Okay. At, goodbyes tayo, no? I mean, goodbyes sa ngayon. Pero, dito, sasabihin ko talaga, seryoso talaga sinasabi ko kahapon. Nasabi ko, nakakatuwa talaga si Kuya Bal. Tapos si Kuya Bal, mahilig magparis-paris ng tao, no? Desperate na maging kupido. Desperate Cupid si Kuya Bal. Desperate Cupid. Gusto mong paris-paris na gusto niya talaga ipakasal si Maymay at si Pirador dyan. Ginoo ko, Kuya Bal. Tigilan mo na yung paris-paris na tao. Uy, tupo og tao ba? Kaya, di mo na mahimo. Walay spark, diba? Walang
walang communality, hindi talaga magiging magkakaasawa yung si Birro sa Maymay. hindi talaga pwede. Oo, totoo yan. So anyway, balik tayo dito ha. Ang sinasabi ko lang dito, mangangalan ako ng tao. Inom muna tayo ng tubig. Mangangalan tayo ng tao dito. Total, wala na karipan. Hindi ko naman si pinabanatan, no? Ayan. Ayan sa iyo, Marlene TV. Hindi naman kita binabanatan, Marlene TV, ha? Ulitin ko. Kasi yung sinasabi ko nung nakaraang vlog na yung mga screenshot na pinapakita ko sa mga tao doon, ulitin ko para po it will sink into your mind. Alright? Let me speak. Okay. You're a good leader to Cror. You're a good leader. Yes, palakpakan ko sa mga leader. Hindi kita binabanatan. Pero bilang prangka akong tao, at pareho tayong nandito sa loob ng kalingap, be very careful with your words. No? Lalong-lalo na kung totoo man ang sinasabi mong ninakaw ni Dudong Ruel, si Rochelle, ay kalingap na. Kung totoo ha, kung totoo lang ha, Marlene TV, kung totoo lang, kung totoong binanggit mo, kung totoo ha, ito sabihin ko sa Marlene TV, kung totoo lang, na nabanggit mo doon kay BPM, na nasambit mo na ninakaw ni Ruel o Malalag, si Rochelle. Bakit mo nasabi yan? Hindi ba ang pakay ni Kalinga Pram ay i-partner ang dalawa? At nadibilop ang dalawa, hindi mo po mapipigilan na yung dalawa nagdibilopan. No? Mabait si Kuya Bala, mapagasar, hindi na masakit si Kuya Bala, nabawin nyo nga eh. Masyara kami dry, pag nagbibiro, mga dry joker kami. No? Alam ko yan, Mayo is there. So ito, Marlene TV, napabaya ko sa iyo. Be very careful with your words. Kasi hindi ka po immune sa akin. Walang immunity sa akin. Pag mali ka, mali ka. I don't care kung meron kang... Ang immunity mo po, ito to mga kalingap, tandaan natin. Ha? Pakinggan niyo. Ang immunity, ibig sabihin yan, na hindi sila pwedeng pagsapihan ni Kuya Bal. Na hindi sila pwedeng tanggalin sa kalingap. Na hindi sila pwedeng disiplinahin sa kalingap. Yan po ang ibig na sabihin ng immunity dito sa mga ito. Okay? Palakpakan. Pero, yung immunity mo po, hanggang doon lang. Wala kang immunity sa akin, wala kayong immunity sa ibang mga reaction. Maliban sa kariba na hindi pwedeng mag-topic sa inyo. Pero ako, pwede ako mag-topic sa inyo. Saklaw ko kayo. Saklaw ko kayo. Lahat ang mga sinasabi ninyo. Kasi ikaw, Marlene TV, ito ha, hindi kita binibanatan ha. Presidente ka ng Cror. Tapos, namumuno ka pa magsalita ng gano'n sa mga bata na mas parang ituturing natin parang anak mo ng kabataan ng edad. Diba? Matanda ka na. Kaya dapat yung mga pananalita natin sa mga bata, ibahin natin ang ating estilo, ang ating gawin natin diplomasya. At yung ito lahat kung may babanatan ka ng mga tao, ng mga supporter ng Dudong Ruel at Ruel Kanta, siguraduhin mo,
na hindi madadawit si Ruel at Rochelle. Be careful. Ito lang sabihin ko sa iyo, Malindi. Be very, very careful. Wala kang immunity sa akin. Lahat. Walang immunity sa akin. Mula noon hanggang ngayon, walang immunity ang mga tao sa akin. Pag nakita kong mali kayo, mali kayo. Isasampal kong pabalik sa mukha ninyo ang mga sinasabi niyo sa kapwa ninyo. Kagaya ng sinasabi ko, may edad na kayo na tayong lahat dito. So, turuan natin ang ating mga viewers dito ng tama ng pananalita. Ha? At ikaw, Dr. Love, ulitin ko, hindi pa ako tapos, no, sa sinasabi ko. Puro ka viral din eh. Gagamitin mo ang pangalan ni Dudong Ruel. Clickbait po yun. Clickbait ang ginagawa mo. Ako mismo nagsabi doon. Ako mismo ang nagsabi. Para lang mag-abuse ka, gamitin mo. 1% lang kinatapik ko si Ruel doon. O magkakilala kami, kilala ko yung magkasama na nagkita kayo sa Baguio. Tapos sabihin mo na kumikita kami dito dahil tinamnin mo si Dudong Ruel. Intentional po, Dr. Love, ang ginagawa mo dyan. No? Doon na live. Intentional para magkaroon ng buzzer sila si Ruel Malalag para ma-reactionan ka rin. Gusto mo pa rin sumikat, diba? So dahil doon, ginagawa mo, pinag-isipan mo kung anong gagawin mo dito ang kabalastugan para mapuna ka, para ma-reactionan ka. Ngayon, pag na-reactionan ka, sabihin mo, utang na loob namin para kumita ng views dito. Ayan, lumabas ako ng karipa para libre akong magsalita. Libre akong magpunta sa inyo. Bigay mo ang GCash mo. Babayaran kita kung ano man ang revenue ko dyan sa nung nireaksyonan kita. Bigay mo revenue mo. Hindi ko pagpalit ang integridad ko sa paglaban ko dito, pagtatanggol sa mga bata at kagyabal sa Bukalinga. Hindi ko pag... Hindi. Kaya tantanan ninyo ang mga bata. Kung ayaw ninyo, lumingon kayo sa kabila. Huwag niyong gawing tamil-tamil ang mga mukha ng mga bata dito dahil hindi kayo pinapakialaman nila Nilangga at Dudong Ruel. At kayo naman dyan, mga supporter ni Marilyn TV. Mag-ingat kayo sa pananalita ninyo dito sa community Nilangga. Wala namang ginagawa ang mga bata sa inyo eh. No? Ngayon, kung gusto niyo sagutin ang mga nangbaba sa inyo, gamitan niyo ng magandang mga salita. Turuan ninyo. Huwag kayong maging balahura kasi bandira ninyo, pinagmamayabang na ninyong edukada kayo, professional kayo. Gamitin ninyo. Kasi dito sa mga pananalita ninyo, lumalabas kayong mal-edukada kayo, di ba? Sino pa ang mga taong mga bumabanat dito? Bakit inggit, galit na galit kayo, hindi kayo makagit over dito? Na naghahanap kayo na kasing tibay nila ni Dudong Ruel? Hindi ninyo magkakamtan yan dahil unique at higit sa lahat. Nakasampa ang mga suporta niyo dito sa Kalingap, diba? Kalingap, sinusuporta niyo. Sino ba si Rose Malalag at si Rochelle? Ang Rochelle ay magiging future Mrs. Matubang yan. Like it or not. Kung sumuporta man kayo sa Kalingap, buuhin niyo. Huwag yung kunti. O Kalingap Rab lang kami. Bakit? Hindi ba pinsan ni Kalingap Rab yan? Hindi ba pamangkin ni Kuya Pal Santos Matubang yan? Hindi ba yan ay beneficiary ng Kalingap? Bakit din yung kinaingitan? Bakit kayo muhing-muhi dito?
Bakit? Ha? Bakit? Dahil wala na kayong yung makaka... Kasi lumalabas dito, pinag-aaway mo si Kalinga Prop at Ruel Malalagi. Based upon my observation, I have seen that these people, pinag-aaway nila ang community ni Kalinga Prop at community nila Nilangga. Bakit ako, ito ang isa sa rason. Bakit ako lumabas ng Kariba? Dahil hindi ako papayag ang mga ganitong tao, no, na patuloy durugin ang mga bata. Ayan. Dahil sumbong kayo ng sumbong, punahin ako, hindi ako pwedeng mag-thumbnail at ikuntin kayo. Weh, Riba. Oh, ayan. Ha? Ayan, lumabas ako. Para ikuntin kayo. Para, ha? Punahin ang mga mali ninyo. Masaya na kayo o matakot na kayo? Matakot na kayo. Matakot na kayo. Dahil hindi ko kayo uurungan. Kuji, may galap sa taas si Bibi. Ikaw, Ate Malinchang, kasama ka sa Good Reactors. Hindi one-sided. Sana ganyan. Oo, hindi ako pwede maging one-sided, Bibi. Kasi, kaya nga, binabanasan ko yung bal kanina. Ha? Kaya nga, binabanasan ko yung bal kanina. Pansin ka na, Kuya Bal. I love you, Kuya Bal. Love you, Kuya Bal. Palakpakan mo, Kuya Bal. Ha? Mahal na mahal ko yan. Yan. Hi po. Sabi ni Skype 15, may galap sa ito sa'yo. At kung sinaluloy, yan sa palasan ng karma is real. Oh. Kasi hinahamon niyo ko eh. Isa lang ang hindi aatra sa inyo. Si Queen of Social Media. Bakit kaya ako naging Queen of Social Media? Kasi balahura ako eh. Kung balahura kayo, masikit pa ako. Ha? Masikit pa ako. Pero hindi ko na kayo pagmumurahin. Tapos na. Tapos na ako dyan. Susuporta kayo sa Kalinga. Pero hindi nyo sinusuportahan sila si Dudong Ruel. Ano? Pagkukunwari? Mga hipokrita? Hindi nyo man lang mabigyan ng reaction ang mga maliliit na mga channel na katuon. Dahil purkit nandyan kayo sa community, nandyan lang kayo sa community para kayong nasa loob ng kuweba. Hindi ba one community tayo, one family? Kahit na saan community kayo, banda, one community, one family, united, dapat nagpo-promotin kayo sa mga maliliit na mga community. Hindi lang nakatuon doon sa inyong mga lungga, di ba? Kailangan ko ba bang sabihin yan? O sadyang nagbingi-bingihan lang kayo? Kami lang ba magpo-promote? Na Kalingap? Eh, Kalingap din kayo, di ba? Iisa rin tayo. Pero mas magaling kayo pagdating sa balahuraan. Pagdating sa panalait. Hindi ako makabubungi, Kuya Bal. Ay, oh, kasi Kuya Bal, eh, sala sa init, sala sa lamig. Kasi pabukso-bukso, impulsive. Kaya nagkakaroon ng maraming base na tataranta tuloy kami yung mga reaction para ipagtanus, Kuya Bal. Kaya nga pinagsabihan na yan. Eh, bago kasi yan mag-live-live,
Hindi kasi nag-uusap yan sila si Ate Ida, kaya si Ate Ida, pero may tama. Hindi ko yan malmali. Is kayo po, tama po yun. Dapat hindi lang po sa viral mga love team, dapat po lahat correct. Di ba? Hindi kailangan na ako nalang permi o yung mga kasama ko na nagpo-promote. Mga reactor kayo. Ah, mga reactor kayo. Dahil ba nabibilang kayo sa community, hindi na kayo pwedeng magtulong dito sa mga ibang maliliit? Napaka-selfish po yan. Tapos, madali kayong bumanat. Nakalimutan yung tumulong sa kapwa Kalinga. Eh, nandito kayo sa Kalinga para tumulong, para maging sponsor, di ba? Eh, bakit hindi tinutulungan yung kapwa natin Kalinga na mga charity vloggers sa mga malilitang views? Pero ang bilis niya manlait sa iba. Kasi viral nga. Viral nga si Dudong Ruel at Rochelle. Nandito kayo para magpasika sa mga pangalan ninyo. Nandito kayo magpakilala. Ha? Ito lang, ha? Dumidikit lang kayo sa Kalingap para magpapasikat. Pasikat pa more. Ngayong meron ng strike, eh, mag-ingat-ingat kayo sa inyong mga sasabihin dito dahil bibirahin ko kayo. Wala akong pipiliing bibirahin dito. Saklaw ko ang lahat ng mga lahat ng mga community. Kay Kaliwat ka man, kay Sangkay community ka man, o Kariba ka man, o Dudong Ruel ka man, o Kalingap Rab. Pag may nakita akong mali, ah, mapapalo kayo ni MC. Mapapalo talaga kayo sa ulo. Sabi ni Kojek, kasama ako. Kasama ako dyan. Ako nga ang nangunguna dyan, namumuno po dito sa pagsasalita dito sa mga mali. Kaya ako, hindi, wala kong urungan. Pag mali, mali. Kahit na sino ang susumbungan mo, kahit presidente pa ng Pilipinas, ang sasabihan mo, magsumbong ka para kunahin ako. Wala kang magagawa dyan. There is nothing that you can do. Kaya banat pa kayo, ha? Manirap kayo ng tao. Ito lang. Ha? Sinasakripisyo ko ang pag-alis ko bilang opisyal ng Kariba para ipagtanggol sila Silangga at Dudong Ruel at ang buong Kalingap. Kasi pag nandoon ako, hindi ako pwedeng magsalita para masira ang... Kasi ipupunahin ninyo, sumbong kayo, sumbong dito, sumbong dyan, sumbong... O si puna yung si MC, puna, puna, dito, puna, dito. Hindi nyo kaya, hindi nyo kaya nalabanan ako? Magbibitaw kayo ng salita, hindi nyo kaya si MC? Hindi nyo kaya si MC? Dahil mali kayo eh, di ba? Mali kayo. Pag sinabi kong mali kayo, mali kayo. Kahit ano pa ang gawin ninyo, mali kayo. Kahit nabalik na rin man ang mundo, mali kayo. Iba ako kasi, pinag-isipan ko muna, yung mga sinasabi ninyo, binibitawan yung salita sa kapwa. Andito kayo sa Kalinga. Huwag kayong manira ng pagkatao ng tao dito sa loob ng Kalinga. Warrior Mama, madami sa reactor now, siksik lang sa mga. Correct. Totoo yan. Kagaya nito ni Bobby 143. Reactor. Huwag na lang puro viral. Tulungan din ang mga maliliit kasi galing din tayo sa maliit na channel. Tulungan din natin ang ating kapwa dito na mga Kalingap. Kasi Kalingap tayo, di ba? Sabi ni Elena Palandoya, si Ruel o Malalag, all gender, tinutulungan, bata, matanda, matino, baliw, PWD, at mga single mothers and friends, pa po natin silang lahat. Yes po, pakisubscribe niyo po si Dudong Ruel Malalag, no, kung hindi niyo pakikilala, at Bal Santos Matubang, no, pakisubscribe niyo po si Ate Edna Vlog, huwag niyo kalimutan isubscribe ang kanilang mga channel, panoorin at ishare ang kanilang mga videos, at kanilang mga live po, no, yan po yung malaking tulong po yan. Dito sa ating Kalingap. Salamat pala sa mga nagpapakimkim po doon sa Hong Kong, dito kina Kuya Bal, at lalang-lalang na doon kay Kalingap, sa anak na ni Kalingap na si Rabay, no? Kaya malaking
Pasalamat po ng buong kalingap sa inyong lahat na nandiyan po sa Hong Kong. Ayan. Patakad po kayo. Alvin Kunanan, may galap sa tato. Teresita Ista, may galap sa tato sa inyo. Hi po, Ma'am MC. MC's nasa po kita. Salamat po. Napakaraming salamat po mga nagsap sa akin. Good day, Ma'am MC. God bless you as well, Teresita. Ayan, thank you po. Hindi ka makamu. Feed you sips group po. Ayan. Sky. Sabi ni Sky, 15. Okay. Opo, tama po yun. Dapat hindi lang po sa viral pangalap team. Dapat po lahat. No? Kasi nakita niyo naman, feed you sip, basahin ko lang, MP appears to be a moron who seems not to know what she's talking about. Great to see Ruel keep silent about the issue as he is far much professional in dealing with all the situation going on. Correct. No? Correct ka dyan pagdating kay Ruel. Okay? Don't. Kasi dito mga sinasabi mo kung professional tayo, kung well-educated tayo, people can see that. How stupid we are when we talk about other people and then we don't look at ourselves. People judge you by the way you act and speak. Right? And even by the term of speaking English. Make sure that your English is proper. If you cannot handle to speak it, then speak Filipino. Kasi pag tatawanan ka, may mangungutya at meron talagang mga bashers dito. Kaakibat na po ng reactor ang mga bashers. So tanggap na po ni MC yan. Tanggap po na po yung mga bashers na yan. But I know how to handle that. Okay? Ang sa akin lang, may mga reactor dito, mga nagpapanggap na magagaling, mga professional, well-educated, make sure that your English is properly used. That your very verbiage, no, nakorek po tayo sa ating mga tawag dito, mga sinasabi, pinupunto sa mga tao. Tagalogin na lang natin kasi marami namang mga tao dito na hindi po kayang intindihin ang ating mga English dito. Yung ating mga vocabulary. You know, if you're better using a Filipino vocabulary, then use that. But if not, no? And if you're really well-versed in using English, then do that. But if you, kasi isa na ako sa mapagpuna eh, no? Insultador ako. Pag nakikita kong mali ang pronunciation mo dito sa LS mo, tapos sabihin mo, well-educated ka, I am going to laugh out loud. Diba? Kaya huwag tayong magpapanggap. Kasi marami mga taong nanonood sa atin dito. Mapupuna tayo dito. Ko-questionin, they will judge us based upon the way we speak. And make sure that everything you talk about makes sense. Sabi ni Sky 15, ask lang po, sino kaya yung matandang reactors na mahilig sa lab team po? May idea kayo? Ang alam kong matanda na tinatawag kong matanda si Analos Andalis Houston, na yun po ang isang founder lab team, kuno ng Idred, ng Rina at Ido. Yan po ang mahilig sa gulo. Yan ay galing po sa Mamix community, mahal community, na mahilig talaga sa lab team. At ngayon, nagpaparamdam kay Kalingap Rab sa live ni Kalingap Rab last week bago sa pumunta na nung nandun na yata sa Hong Kong si Kalingap Rab. Pumasok, ang kapal ng mukha, di ba? Yan po, mahilig sa gulo. Nagustong, ayan, inaway si Kuya Bal, inaway si Kalingap Rab. Tapos gusto niya na siya nang hahawak sa buong Kalingap. Ah? Ang galing mangarap, ano? Ang galing mangarap. Hello, NGC. May galap siya to sa'yo. Ayan. Salamat po sa pagpunta dito, sis. Ayan. Ayan. Sabi ni Elena Pulandaya, tama po pati mga staff nila na nag-charity kay Ruel at Rab dapat i-react para magsipag mas lang laro. Di ba? Kasi may nagbabanggit dito anong nakaraan na yun nga, yung mga P-boys, no, may mga kotse na pero walang napamahayan. Diba? May mga kutsin na, pero walang napabahayan. Kaya merong nagre-reklamo doon ng mga viewers sa live po nung nakaraan.
na hindi ko na itapik. Amrel MC, BGBG lang. Sige lang po sis, ayan. Pahingi po jacket, sabi niya. May jacket ka na po. Ayan, meron ka na po jacket. Kojic, sabi ni Kojic dito ay. Yan, pin-comment niya, MC, tama ba? Tama po, pati mga staff nila na nag-charity, Kiruel at Rob, dapat i-react. Correct. O tama, kasi nag-charity, di ba? Dapat bigyan ng reaksyon. Dapat bigyan ng reaksyon. Nag-charity eh. Para lalong magsipag. Correct si Ilinga Pulandaya dyan. Yung mga staff ni Kalinga Prab, na mga charity vloggers din, bigyan ng reaksyon. Huwag yung sa sarili niyo lang na mga viral na mga Junkar, Itzy, no? At lalo na dito kay Arjun at Erica, Angelica. Huwag silang parating iko-commento ninyo doon sa inyong content. Bigyan nyo ng pansin ang mga andyan sa paligid niyo, maliliit ang views. Sabi ni Kujik, lahat sila Kuya Balat Kalinga, marami din bashers na babasa ko din sa mga comments sa ibang reactors after life nila, lalo na kay Kalinga Prab. Hindi lang po si Ruel, maraming bashers. Yes, marami talaga. Depending on how you handle that. Because bashers are people. Bashers are with emotion. And kung basher kayo and then makipag-away ka, ay lalo kang ipabas. Ngayon, i-reverse psychology mo sila, no? You talk to them nicely. Kung anong binabanat sa'yo na ikaw ay luki-luki, lalaw, o sige, sabi ko salamat, God bless you. Sana maganda ang araw mo ngayon, no? Ganun. Turuan natin sila ng magandang asar. Basta ako, basit lang ako sa mga bodol, sabi ni Amrel Rosa. Sige, kasi nandito na lang tayo, ha? Basta sabihin ko lang dito, Ate Edna is correct, Kuya. Kuya Bal, hindi tama, no? Nabanatan ko tuloy si Kuya Bal, paurong-sunog ng desisyon. Kuya Bal, ha? Ay, okay lang tayo, Kuya Bal. Bye pa sa inyo lahat. I love you guys. Ayan. I love you. Palagpakan po ang mga supporter po nila Nilangga at Dudong Ruel. At ngayong libre na po ako, wala na ako sa Karipa. Makikita nyo po ang tuno buong-buo kong 100% suporta dito at pakipagtanggol ko dito sa buong-buo po sa mga bata at kay Kuya Bal at sa buong Kalinga po. Thank you po sa inyo lahat. I love you guys. Bye-bye po. God bless sa inyong lahat. Mabuhay po ang Kalinga. Thank you po.